supun kita. Ang kunin nyo. Ah, di ba? Sa panguha sa gubat eh, meron na po tayong matatabi eh. Sa panahon po ng taglamig. Tsaga-tsaga lang po talaga. Ayan po yung ibang kabuti. Tawo nga natin yung chocolate. At yung mga berries naging jam na. At meron pong blueberries. Gagawin ko po itong payo. O yan, may mga jam. O di ba? Tsaga-tsagaan. At may malalantak. Hindi. Diskarte lang po talaga para walang gutom. Bawal po yung hiyang-hiya. Yung hiya, yung po yung papatay sa atin. Yung pride, ego, yung po yun. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ngayon manguha po tayo ng penny bun kasi panahon na po season na. At wild blueberry. Ayan, may nakita na po ang penny bun. Laki. Pwede pa to. Yung katawan, firm. Yun. Ay. Pwede pa. Pero yung cape, hindi na po pwede. Naku. Puro uod na po. Wala na lang po natin sa squirrel. Pero, napupuntahan po natin mas marami. At marami ding blueberry. Tara, sama po ninyo. Ayan. Ayan. Ayan, pirm na po. Napaganda. Ayun ako, pagpanahon po talaga ng penny ban. Iba po yung arrive ko. Dito kahit po mag-ingay po ako, nasa gitna po kasi talaga tayo ng totoong gubat. Ito po yung masarap kanin, yung mga firm talaga. Talagang matigas na matigas. Sa Italia po. Nako. Inaano po nila ito sa risotto. Sa pizza. Talaga napakamahal po nito. Kasi mga selected places lang din po sa Italy. Kaya po ako nakaganto, nakahood. Malamok. Mapakita ko sa inyo. Ayan. Di ba? Napakaganda. Yan. Tara. Dumarga na po tayo ng makarami pa tayo. Napakaganda po. Taba ng ano, ang tangkay yun. Para pong ano yung treasure hunt. Yung nakakita ko ng kabuti. Eh, penny ba naman po kasi napakamahal dito. Pag panahon po talaga eh, jackpot na jackpot.
Sino naman po hindi matutuwa sa mga ganitong kambote? Tingnan ninyo, napakapoy, napakaganda. Tapos pag niluto nyo, napakasarap. May uod pa. Balag na naman sana yung buo yun. Napakaganda. Ay, tiya. Naku. Napakaganda po. Ang taba ng ano. Takay sa ilalim. Sobrang firm. Hila. Ginawan tayo. Pag ganito naman po, di kong pinagkuhanan po, kailangan takpan ko mabuti para magtubuan pa ng mas maganda. Ayan. Ayan po, napakaganda. Ay, perfect mushroom. Ito po yung white variety. Isa po, yellow. Ito po yung kaganda sa white variety kasi mas mataba po itong mga tangkay. Ito po yung yellow variety, medyo payat po yung tangkay. Diba? Dahan-dahan lang po ang ano, ang pagtanggal ng dami kasi bawat hibla po nito ay napakamahal. Lasan-lasa po sa iluluto ninyo na para po siyang mild chicken. Hindi po sa lasang kabuti. Talagang masarap. Maganda pong substitute po ito talaga sa karne at superfood po ito. Ang mushroom considered as superfood kasi napakarami pong naidudulot na maganda sa katawan. Pero huwag naman pong araw-araw kakain kayo ng mushroom. Siyempre, hindi naman po balansihin po, di ba? Napakaganda po, di ba? Naku po. Ay, sobrang saya ko. No, pag nakakita ko, pag nakakita po ang gantong kagandang mabuti, napakalinis. Naku po. Ay, naku. Tara na po. Ay, naku po. Napakasaya ko po ngayon. Ayan po. Ang babaw ko po ano. Ito muna unahin natin. Ayan. Ang laki ng tangkay. Ay gas. Ay, naku, naputol. Sayang. Ang kulong ano. Kailangan diinan po. Parang may siling. Ah, white variety rin po. Ang ganda. Ito po. Ang tunay nyo. Diba? Kailangan din sa linis para sa bahay hindi na masyadong medyo ano na po buhangin ko na parang buhangin eh. Gusto po talaga nito medyo mabuhangin sa kadaray itong white. Mas maganda po yung tangkay nitong white kasi mas mataba. Yan. Nupo po natin isa. Diba napakasaya. Yun. Pantakip. Yan, pantakip. Thank you.
Ito pong white sa ilalim, mas brown po itong ibabaw. Diba? So satisfying. Okay na po. Napakaganda. Kagandahan po talaga sa penny bun. Sobrang satisfying po. No? Para po talaga ano, no? Treasure hunting. Tapos, ang sarap po kasing kuhanin dahil, yan po. Oh. Sana po ah. Talagang sobrang babaw lang po talaga nakaligayahan ko. Diba parang cute na stuffed toy. Tapos pag kinain yun, napaka pleasant, napaka sarap. Napaka ganda, napaka cute. Ito pa isa. Napagmanguha po talaga. Dapat takapan po yung may siling mabuti para tumubo pag umulan. Putulo po uli. Ito pong ginagamit kong chili, hindi po masyadong matalip pang mushroom po talaga. Brush and mash mushroom at once in one. Ganda po ano? Grabe. Oh, diba? Kailangan din isalinis para sa bahay eh. Hindi na masyadong medyo ano na po, buhangin ko na parang buhangin eh. Gusto po talaga nito medyo mabuhangin sa kadaray itong white. Mas maganda po yung kainin itong white kasi mas mataba. Yan. Napakaganda po ano. Para ako si Little Red Riding Horse. Ayan. Manguha po muna tayo ng blueberries. Kakamayin ko po para pagdating sa bahay, hindi na ako maglilinis. Kasi pag kinuha po yung harvester, yung pang ganun, nadudurog. Mas maganda po yung ganito. Saka marami naman eh. So ang technique po, pababa nyo po yan. Para mas bilis ganito. O diba? Imagine po dito. Ay, dahil makuha dito sa gubat nila. Blueberries, mushrooms, marami din pong mga
ibang edible na gulay, mga prutas. Sabi nakaka-relax po, no? Imagine po ninyo, no? Dami. Tsagaan lang po talaga. Napakamahal din po nito sa shop. Ito po ang pinakamahal na, isa sa pinakamahal na berry. Pong blueberry. Kapag may nakita po kayo sa shop, nakabota. Tapos yung kamay ganito, ibig sabihin po nun, nanguha po ng blueberry. Kaya marami po ngayon ako nakikita sa shop na namibili. Kasi okay lang naman po sa kanila dito eh. Hindi naman po kasi dito pa-sosyalan, pa-taasan ng status of life. Na bagong ganito, hindi po. Eh kaya, wala naman po kasing mahirap dito. Pagkatapos naman po nitong blueberry, lingonberry naman. Ano ba naman hindi marirelax sa forest? Tahimik, tapos peace of mind. Makakuha pa kayo ng mga pagkain. Kung mag-i-spend lang kayo ng ilang minuto. Mga 30 minutes. Meron na kayong blueberry pie. Okay, pwede nyo pong ihalo sa smoothie, sa mga juice, dessert, o kaya gawin nyo isna, kahit ganito lang. Ito pong may lingonberry. Kaya lang ano pa, ilaw pa. Manamis-namis pa lang, pero naman pa yung asim malasa. Kaya dito po, yung ibang kumpanya, nungunguha po sila ng mga ibang Asian summer or seasonal, hindi summer, seasonal workers para manguha ng mga berry. Tapos pag uwi na po sa bansa nila, marami na silang berry. Iba nga po nakapagpagawa pa ng bahay. Hindi mo na po sasabihin ko sa bansa, pero hindi po sa Pilipinas. Ayan po ninyo, no? Alagaan lang din yung forest. Kaya yung mga company dito tumutulong sa pagsuporta po ng pangalaga po ng forest. Yung mga company din po dito ang pangunahin na sumusuporta sa pangalaga ng forest, kasi ito lang yung pangunahin ng berries, yung mga puno. Balance po ang ginagamit po nila dito o pinaiiral o pinapractice. Pag may pinutol, kailangan may itatanim mo ng maliliit na puno. O pagkaputol, may tatanim po mga puno na kapalit. Kaya yung mga tao po dito, syempre, kapag may mga abusive na company, talaga kanil question. Naka-question ng gobyerno. So, kapag beyond, o kaya, di sumunod sa batas, automatic yung company po na yung sasarado na. Kasi hindi nire-respeto ang nature. Kaya yung balance of living dito, yung ecosystem, circulation ng ecosystem po dito sa Finland, napakaganda kasi mga tao may disiplina. Yung mga kumpanya tumutulong sa reinforcement ng discipline kung paano pangalagaan ng nature. O diba? So ngayon, pati tulad namin na galing ibang bansa, pag nagpupunta rito sa forest, nakakuha din. Ibig sabihin, tayo, pag galing tayo sa ibang bansa, kung ano yung pinapractice sila, i-adapt natin sa sarili natin. O, di ba? Para may maharbat at mapitik tayo sa mag- Hindi.
Ibig sabihin, hindi yung bansang pinuntahan natin ang mag-a-adjust sa mga kaartihan natin. Tayo dapat mag-adjust at makisama. O, di ba? At least, tayo pinapayagan na nga tayo sa mga gubat nila. Sa mga pinagagawa ng gobyerno nila. Sumunod tayo. Huwag naman tayo maging pasaway. Di ba? Ayan po. Okay na po ito para sa paggawa ko po ng blueberry pie. Huwag po natin simsimin lahat kung hindi naman natin masyadong kailangan. Meron na rin po kasi ko sa mga freezer yung last year meron pa po natirang iba. Di ba? Tsaka manguha po kami ng finish powder ko. So, mas marami po. Kukuha po ako syempre kailangan ko lang po ngayon. Yan. Huwag po natin abusuhin na. Isipin din po natin yung mga ibang nangunguha. Ayan po mga kabayan, nakuha po natin. Di ba napakaganda? Naku, ito po yung kagandahan. Hindi po masyadong old. May isang old po ito. Pero yung tangkay okay pa. Pero itong mga to, firm, matitigas. Di ba? Linisin po muna natin. Unahin po muna natin dito sa... Naku. Napakaganda po. No? Sobrang excited po kanina. Kala ko po kanina, old na po ito kasing kulay si Babo, di ba? Pero hindi po, yan o. No? Napakaganda po. Bali, ito po kasi mabuhangin. So, ang gagawin ko po, slice po. Tapos, isi-separate ko sa bawat plastic. Lalagay ko po sa freezer. Hindi po muna ako magdadry ngayon kasi hindi naman po ganoon karami nakuha po natin. Dahil gusto ko rin po kasi manguha ng blueberry. Kung hindi po manguha ng blueberry, marami pa tayo makuha ng mushroom. Gusto ko po kasi manguha ng blueberry pie. Sa sunod na video, gagawa po tayo ng blueberry pie at itong mushroom. Sipin ko po ng masarap na luto. Di ba? Satisfying po. Babalatan ko po kasi nabuhangin po eh yung pinagkuhanan natin. Kung hindi, kung nasa mga moss lang po siya, hindi ko na po babalatan to etong trunk o tangkay. Tigas po yan. Hindi ko naman po babalatin niya, balat na balat. Kasi malambot naman po yung bagayang dumilang po ang purpose. Gusto ko lang po matanggal. Yan. Gagawin ko po pahaba po yung kuwa kasi pag nilagay ko sa freezer pwede ko rin pong ihalo sa mga ibang dish, pero paborito ko po talaga to sa dinding. Napakasarap po nito at prito lang po ganito para pong fries. Pakita ko naman po itong cake. Ito pa kailangan po talaga bawasan itong gilid kapag medyo malaki na po kasi dito po dumadaan yung mga nagtatago yung mga uod. At iwain po natin yan, malinis po ito, may uod, makikita nyo po agad yun, may uod. Ito pala. Ganda. Ayan. Okay na po. Linisin ko na po lahat. At ayan. Ito. Nako po. Napakaganda. Ito yung pinaka-paborito kong nakuha. Kasi ang ganda po. Di ba? Ito hindi ko na po babalatan kasi pinagkuhanan po natin eh. Medyo madamo. Gagamit po ako ng
hindi masyadong matalim na itong mushroom knife. Masyadong matalim. Ayan. Tigas po niya na no. Pag ganyan po maganda kabot, first class po yan. Kaya mabigat po itong mga kabuti na ito eh. At napakasarap syempre yung puhanin. My favorite pag slice. Yan, napakaganda. Ay, may uod yung ibang party. May uod yung iba. Okay lang. Ababot is tubig para umahon yung uod. Ito meron. Ito meron. Sayang. Ito pwede, okay pa ito. Meron yung uod. Ikita ko na. Yung pwede minsan nakakapanghinayang. Yung maganda yun ako yung tapos sa loob may uod pala. Parang tao lang din yun eh. Yan ang pira sa tao. Minsan kala nyo mabait pero nasa loob pala ang kulo. Ito may uod. Ang cape, siguradong walang uod kasi yan ako itong kita naman. Ito pwede po itong iihaw. Parang steak. Napakaganda naman. Oh, may uod, sayang naman. Panghinayang. Pa yan. Kunin ko yung parting. Yan. Sa iba po ano, pag ganito, kahit may uod, kasi hindi naman po ano yung uod eh. Pinababad po nila sa tubig para mawala po yung uod. Ano po gagawin ko? Yung kahit may uod, pero hindi ko po hiwalay ko na. Ito, puro uod po. Hindi ko nakuha nito. Ito, maganda. Ito, may uod yung kapraso. Ito, maganda. Okay, ito, may uod. Dami. Ganun po tayo sa nakapanghinayang po syempre. Diba? Kaya dito naman po syempre nga. Dito naman po tayo sa Finland. At napakarami. Babalik po sa nature to. Ito pong syempre hindi kasama po yung plastic pag tinatapon po sa nature. Oo naman, ayun. Ang ganyan lang, balari lang po. Ganitong mushroom knife na to. Talagang hindi na babalat ano. Kapag maliit po. Yan, gano'n. Yun. Ito, maganda, malinis. Mangyayang talaga. Panalong panalo. Ganda po ano. Ayan. Nababad ko po muna sa tubig para kung may uod, madali pong hugasan bago po ilagay sa freezer.
Oh, di ba? Kanya lang po tsaga-tsaga. Siyempre, di ganun po masyadong pupunoy ng freezer ko. Alali lang po din po sa pagkuha. Pero kung marami, idadry ko po. Paano po? Maraming salamat na lang po sa inyong oras na ilan sa pinilangan lakbay. Tama po. Kapag nasa kagubatan po tayo, huwag po natin kakalboy. Kasi marami po tayong pwedeng kuhanan ng pagkain, gamot. Ingatan po natin. Maraming salamat po. Basta lagi po positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.